Nakapakantayan na ba lahat? Okay po ba? Okay, so again, napaka-palan din nyo. Napaka sa salitang unbeliever, swerte ka bro. Swerte ka sister. Pero sa Krisyano, sobrang mapalan. Sabi sa kanyo, sobrang mapalan yan. Alam mo ba, itong trend ito, pag sa IP ito pala at 500 ang registration, talagang kasama lang. Pero sabi ko, bakit naisip ko, bakit ako turo ng turo sa IT? Kasi ako din ang trainer eh. Ako rin magturo maghapon online yun. So, meeting digital. So sabi ko, ang dami ko mga pastor na member sa simbahan na kailangan talaga turo at ito. Kaya, na-design ako na magbukas ng training na special training ito. Degree, para ma-ano talaga, ma-upgrade, maging cutting edge, maging extraordinary ang buhay natin. Kasi, madalas nyo, di ba, napansin ko na, pagsabayin natin ang, ano, ang panlagong spiritual, kasabay ang pinansal. Magandang kombinasyon ako, di ba? Kasi, hindi ka rin maging effective sa ministry kung wala ka rin, misal mahirap din, no? So, kulang, no? Kailangan ang pagsabayin. Lalo na, ngayon, pandemic, tamang-tama. Marami talagang mga tao na kailangan ng pinansal ngayon. Hindi naman sapat ang ano ng gobyerno. Kaya itong turong ito, talagang huwag nyo sayang ito. Kaya sabi ko sa inyo, i-apply mo lahat ng tinuro ko sa inyo. Kasi straight from the heart na ito eh. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Diba? Mga practical, mga detalyeng gagawin natin. Yun ang tinuturo ko sa inyo. Kasi proven na po ito, tested. Kaya yung mga umatid dito, mga tayo dito, nasa ibang bansa na itong mga umatid dito. Ibang bansa na ito ba nila, sobra. Bayaman na sila. Natubo ko sila sa ganun to eh. So, kayo, tayo lang dito, hindi pa ulit lahat. Bukas na ang puso mo at pakinggan mo din ang gagawin. Okay, so, kung napasin ninyo, sa unang session ng ating topic, ang tinutubok nito, ikaw, sabi mo ikaw. Personal development eh. Capacity building. Kasi nga, kung parang ganito yun eh. Parang isang sasakyan. Bigyan kita ng isang sample. Kung ang sasakyan mo ay, di ba, parang ganito yun, motorcycle, single, di ba? Ang motorcycle, ang normal na karga, dalawa lang, driver at saka isang angkas. Pag ilunin mo yan, gawin tatlo pwede pa. Pag apat, superlunin na. Pag gawin mong anim, wala na. Hindi na kaya driver yun. So, overload, no? Kasi ang capacity ng motor, hanggang maximum apat. Kasi sa mga probinsya, apat, minsan lima. Pero yung tuwan na ng ano yun, ang bakal eh. Pero, dinikalo nyo yun eh. Kasi pag yung mga bundok-bundok, talagang minsan mag-uulog ka na, disgrasya. So, ang normal, dalawa. Pero, kung i-compare mo sa bus, laki naman ng bus, 60 katao kaga, compare sa motor. Tapos, ang makina ng motor, maliit. Di ba? Ang makina ng bus, malaki. Ang capacity ng motor, maliit ang makina, maliit pang space. Ang capacity ng bus, ang makina ng makina, ang makina ng space, kaya ang laking targa. Parang gano'n yan, bro, sister, ang buhay mo kasi para motor ka lang. Para motor lang kasi. Kaya kahit man gusto mong kumata na kumaga, hindi na talaga pwede. Kasi pang motor ka lang. Kailangan, pero parang hindi ka na-upgrade na maging bus. So kailangan pero pwede ba yung motor maging bus yun? Eh, pwede. Pwede yun. Yun ang gusto usapan natin. Cutting edge, it is designed for you to upgrade your capacity. From motor, to bus. Kasi marami kang padala, marami kang makarga pag bus ka. Ibig sabihin yung bus na yun, yun ang capacity mo. Mula sa utak, mula sa IQ, mula sa puso, mula sa dami yan. Mula sa paniniwala, mula sa galaw, mula sa performance, lahat yan. Kaya, sabi mo sa tayo mo, pwede ka na maging bus capacity. Okay? Now, alam mo, ito yung isa sa mahaba sa module eh. Mahaba kasi ang tinitira kasi dito, leadership. Kasi nga, ang pagkasiso sa buhay, ang pagpaglago ng simbahan,
kailangan ng matindi, malaki na building capacity. Capacity building, kailangan ng matinding leadership. Kailangan ikaw, cutting edge leader ka, tapat na matalas, at ikaw ay extraordinary class leader. Hindi ka lang leader na pananay. Kasi, di ba, leader ka na yung nanay ka, leader ka sa bahay. Kaya lang, pagbahay ka lang. Pwede ba, pwede ka naman pang business, pang million, pang pastor. Hindi ka lang leader ng pang Pilipinas, pwede ka pang leader ka na ibang bansa. So, binubuksan ko yung isip natin kung ano ang possibilities na mangyari in the near future sa buhay natin. Kaya sobrang-sobrang mapalag ka sa akin ito kasi naka-atid ka. Palapakan natin ating mga sarili, okay? Okay. So, nasa po yung team lang ako. So, grabe na. Pero siguro hindi na ako masyado mag-adlib. Sa dami na kasi adlib na naubos yung course ko eh. Pero yung adlib kasi napakalaga yun kasi yun ang mekano, no? Okay. Dito tayo sa mga detalye, no? Priority, ang pangatlo ay pertinence. Under pa nito ng leadership development. Pertinence. Ang pertinence, destroyed kuda. Diba, nung usap ko ng panahon, no? Unang panahon, kasi nalakuta sa inyo na yung kameran nyo, yung detail pa na after maubos yung pair, tanggalin mo ito, dali mo sa developer ng camera. Tapos, hintay ka ng one day, balikan, uy, picture na. Nasa papel na mukha mo. Diba? Eh, kayo, paso na yun, wala kang mabili. Kung meron kang mabili, wala namang dibilo. Bakit? Ang camera, nasa sirkula. Kasama na, bit-bit mo na. Pag-shot mo, pag-shoot mo ngayon, kita ko na, set mo na, sa pala na, set mo na, sa friend, hindi na ko ngayon. Diba? Super handy. E gaano karaming buhay ng tao na ang ugali niya, na ang kanyang mindset ay parang Kodak style pa. Kodak style, paso na, gusto pang gamitin. Ang kanyang style sa pamumuhay, sa pag-iisip, parang kamerang paso na na wala nang mag-develop. Hoy, kung meron, alam mo yung kamera ko, meron kong ganyan yung Kodak. Buhay pa, hindi sira yun. Kaso lang hindi. Kung lang, wala ka lang kumiling film. Wala ka kila na film eh. Kung meron ka mabiling film, saan mo ka mag-develop? Wala ka mag-develop na ngayon kasi digital ang camera, nasa cellphone mo na. So kung ang buhay natin, di camera ka pa rin, panahon ni Mang Purati Magilay, obsolete ka na na. Hindi ka na mapakilamanan. Ayan yung camera ko, pinalawa ko na lang iisip. Kumisan, eh, yun, sinabi ko na lang. Araw ko, nabasura na siguro. Camera yun. Branding. Okay. Now, kasi, yung buhay natin, pag sinabi yung pertinence, hindi na ang motion. Bago ka? Nakamatay mo tayo. Okay. Maganda na to, ha? Hello. Walang tao. Pili mo magkakaroon ng microphone. Hello, okay. Oh, yung ganda ng blues mo para ganahan ko mag-inig. Amen? Okay, so, ang aim natin to evaluate leaders relevant in the present time and help enhance and upgrade capabilities. Malinaw-malinaw yan. Mag-evaluate ka as leader kung yung pinagagawa mo, yung konsepto mo, yung mindset mo, ang kumpabayan ngayon. Baka panahon pa yan ni Kodak na wala nang ma-develop at wala nang mabili. Tapos pilit mo, hindi, memorable ito sa akin eh. You is me ito bro. Ganun you is to. You is nga, hindi naman kasi yan. Bawa, may sapatos ka, Adidas, correct from you is. Sabi mo, suot ko ito talaga. Hindi ko talaga ibigay ito kasi may sentiment value ito eh. May sentimental value ito. Sentimental value. Ilang taon na yan? 10 years na. Pinabiligay sa'yo yan, bata ka pang edad mo, maliit pa, kaya kasya-kasya. Ngayon, ako, kalahati na lang magkasya sa patos ng paa mo. Hindi, you is to, I mean is to. Kahit pa yun, I mean is pa yan. Obsolete na. Diba? So, ibig sabihin, willing ka mag-adjust. Willing ka magpalit ng values. Willing ka mag-upgrade. Kung ano ang possibilities, bakit ipipilit mo yung
may sentimental values nga, pero wala mang pakinama kasi nga, lapas na nga sa, di na nga kasi yung paa mo eh, sakit na, pipilitin mo, ibigay mo na kaya sa ibang tao yan, sa kamag-anak mo, kung di man sira yan, kaysa pipilit mo, di akin to, akin to. Wala, 8% ang titira doon, okay? Focus leaders who are still utilizing knowledge and tools that are antiquity. Gumagamit pa rin ng mga pamaraan o mga estratehiya na hindi na angkop, hindi na effective. Kasi ang tawag doon, paano kasi kinamulatan, kinagisnan, kinasanayan. Guys, hindi lahat ang kinasanayan, kinamulatan, kinagisnan, effective pa rin gamitin. Walang masama sa kultura, walang masama sa standard na nasanay ka, na ganito ang kumilos, ganito ang mag-isip. Oy, pero wala nang pakinabang masyado. Wala, hindi na angkop yan. Magpalit ka na ng standard, magpalit ka na ng kultura. Kahit sabihin natin, anong turo ng kultura mo, lulo mo, magulang mo, pero hindi na effective ka eh. Diba? So, anong action gagawin natin? Preserve the core values and belief. No? I-preserve mo ang values ng isang bagay, ng isang kinagisna, ng isang kinamulatan. Di ba, katulad ng ating, yung ating kinamulatan na magmano. O, di ba, magmano, pero tinuro ng Shunamite, sa Shunamite na hindi pala biblical yung magmano ka. Ang biblical is lihan sa pamilya. Ipatungan ang kamay ng man of God para mag-assemblessing. So, ilang kinamulatan natin yung magmano, which is, hindi natin na-discover yun, pero hindi masyadong biblical. So, doon sa biblical, di ba? Yung kinamulatan mo na ang mga anak, magalang sila, maganda yun. Tama yun. Yung mga values na dapat nating tamang values, it preserve at ang tamang paniwala. Naman, pangalawa, discover and appreciate the new. Dapat mag-discover ka ng bago, huwag kang titigil sa pag-isip ng mga bagong pamumaraan, bagong strahiya sa pagpapastor, bagong strahiya sa maging missionary, bagong strahiya, paano kumita? Ganito guys eh, parang ano bang kinasaray mong kumita pag magtrabaho lang? Maliban sa trabaho, huwag ka bang ibang paraang kumita ng pera? Kayo, sarong niyo. Trabaho na ba ang paraang kumita tayo ng pera? Hindi masama ang trabaho, kinasarayan niyo. Kaso lang, sa Bisaya pa, buhay-buhay rin daw na ang eksulo. Sige, Bisaya, anto kayo eh. Magpatawa lang kung saan. Diba? Buhay-buhay rin daw na. Survival. Pilit mo. Hindi, kasi, alam mo, Pastor, nasanay kasi ako magtrabaho eh. Paano kung gawin mo kung mang negosyo, di ba ako sanay? Guys, kahit itong ikaw, pagkatapos ng high school, di ka sanay magtrabaho. Sanay ka ba? Nung ikaw bata, di ba ka di ka sanay? Pero nung pumasok ka, nalibago ka, araw-araw pasok, aga-aga, tapos mag-adsisir, late daw. Nasanay ka ba lang ulit? Tapos, tinuloy mo pa rin, kahit alam mo, sus talaga, tumanda ako sa trabaho, walang increase, kundi lang. Tama, may value, may kita, pero may ibang paraan. Kaya sabi ko, kung wala ng ibang paraan sa pagkita ng pera, trabaho na, wala kang choice. Pilitin mo na lang na magtrabaho na lang talaga na may ato tayo habang buhay. Kaso lang, eh, wala na ibang choice eh, para magbuhay eh. Pero kung mayroong ibang paraan pala, kasi ang alam mong kultura, bagamat tama, pero kulang. Sabi mo kulang. Kaya yung mga matalino, hindi na nagtrabaho. Ang mga nagtatrabaho, nagtrabaho ng sisimula para makaipon ng pera sa taon, dalawang taon, tatlong taon, nag-abroad, sa punta, tapos pagbalik ng pera, pag-negosyo. Bakit? Ang negosyo ba? Para lang kay Hindusi? Kay Manny Villan? Kay Wisutan? Ako, August, walang karapatan. Ikaw, Dilagos, walang karapatan.
Ikaw ay kaprobleng. Lahat karapatan. Ha? Ikaw ang pilarta, lahat karapatan. Lahat tayo pwede. Sabi mo, pwede ka. Amen? Pwede ka. Kasi hindi naman exclusive sa kanilang negosyo eh. Ang problema, nasanay ka sa kultura ng makaluma. Maraming na ng trabaho, maganda naman, kaso lang, buhay-buhay lang na gina. Ayaw dugaya na eh. Magbalihin ka, mulipat ka, gikan sa gamit, kita, gatos na kong kita. Bibigyan ko yan, Lisa? Oo naman. Oh, basahin mong Deuteronomy chapter 28 verse 12. Masabi ni Lord, ulo ka, hindi ka buntot. Ulo na ka, hindi ka partaken. O, tignan mo. Ulo. Eh, sinong ulo? May-ari o ipiano? Sino maraming pera? Owner, caretaker. Sino maraming pera? Lender o borrower? Ano sabi ni Lord? Lender ka, owner ka. Tap ka, ulo ka, hindi ka buntot. Pero pilit mo, hindi. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya maging leader eh. Gusto ka lang buntot. Pinipilit mo kultura mo eh. Nasaray ka lang kasi sa kultura. Hindi, ang kaya ko talaga magtrabaho. Kahit patayin mo ang katawan mo sa tabaw, hindi ka iyakan dyan. Ako, diretso lang salita yan. Kahit mag-arap, mag-research kayo, kung totoo sinasabi ko, kung nakontento ka na lang, hindi ko sinasabi mo ka magtabaw, ang sinasabi ko, sige lang, kumpisa lang. Makaipin na lang ng konti. Magnegosyo ka talaga. Eh, paano pa so, nag-try na po dalawa, mabagsak man, pangatlo, bumagsak pa. Sige, gawin mong sampo, baka pang sampo, nung ka mag-success. Eh, ikaw, susoko. Bisap na pordoy ang negosyo ko, ang kapital ko, 5,000 na ubus. Sus, nilalim mo rati ay. Gamay ka ayaw raw eh. Nga, suko na yun. Ayaw ka naman negosyo, bankrupt. Si Thomas Edison, inventor ng ilaw, 100 times bigo, pang 101, nakuha. Kaya may ilaw tayo. Si Manny Pacquiao, ilang bisis, nadugo, nabasag, baksing pa rin. Bulag ta kay Marquez. Sumuko. O ngayon, 8th division world champion. Kaya pag si Manny Pacquiao ang maglaro, magbaksing, zero krimen. Walang mag-knockout, walang mag-rape, walang mag-ali-ali. Kasi, uy, Manny, isa to. Ako naman mag Manny talaga. Isa na ako, grabe, pali niya na gano'n. Ako, bait ko na, abangan nyo. Pumuro talaga. Eh, hindi na ba? Kung sumuko si Manny, dahil ang sakit, nabagsak tinamaan, hindi siya maging billionaire, hindi siya maging sinado, hindi siya maging businessman, lalo hindi siya maging pastor. Kung ngayon, nagpe-pray siya, magpresidente kaya. Ano kayo yung ginunod niyo? Ayan ko ba? Wow! Handa ka lang wasakin ang lumang kultura na hindi naman masama, i-preserve lang yung values. Alam mo ang values sa pagtatrabaho, yung masipag ka na magtrabaho. Pero sabi ko nga, ito agad ang tatanong eh. Yung trabaho mo marangal, okay din naman, kaya lang, pangpayaman ba yan? Aasenso ka ba talaga ng dulo dyan? O tama lang ang kabila ng bigas at saka ulam? Mag-isip ka na marami. Eh, bisap, tama lang mo talaga, honestly. Kulang pa nga minsan eh. O ngayon, kung kulang, bakit? Akontento ka dyan? Ba't ayaw mong itigil yan tapos makahanap pa ng iba? Magtanggap pa ng bagong strategya. Ano mo ba? I want all the Christians at church natin. Gusto ko lahat. Hanggat maaari, magdigusyo kayo lahat. Ayaw mo ba? Magdigusyo kayo. Yung trabaho, sige lang, simula sa wala niya. Huwag yung tagalan kasi walang pagkakipitalo. Sige, simula mo lang na magtrabaho mo na ng ilang buwan. Ilang taon. Huwag mo tagalan. Makalumpa yan eh. Discover and appreciate the new. Invest in relevant. So mag-invest ka ng relevant. Ano ba relevant? Pag sinabi yung relevant na relevant, kailangan na kailangan. Ang
ginagawa mo, di man relevant eh. Marami kang ginagawa, masipag ha, but not relevant. Your action is not relevant to your need. Ah, dapat ganito mag-isip tayo. Pag gumagawa ka ng diskarte sa buhay, siguraduhin mo na ang ginawa mong diskarte may pakinabang sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa sarili mo. Pag ang gumawang diskarte na lang, pagpalipas gutom, pagpalipas antok, pagpalipas pagod, pagpalipas lahat na lang pagpalipas. Tapos, naubos na lang yung mga pagpalipas. Kasi ba, hindi mo naubos yung pagpalipas eh. Kaya naman nangyari. Di ba? Amen? In this time, katulad nito, alam mo para sa mga dito, sorry ha guys, mga kapatid, hindi ko alam paano yung bago lang ka dito, pero okay lang, makainos lang na. Pero ako, personally, ang laki ng pinaya ko sa'yo, hindi mo marinig. Sana marinig mo itong turo nito. Kasi ang tagal mo nang pinapangarap ng masinso, ang tagal mo nang hihirap eh. Pero ipipili ko yung lumang kultura, kultura ng luma na hindi mo masama, kilagay sa kermulatan, pero walang masinso. Ito kasi problema natin. Kaya napansin nyo, kahit sa turo ko sa amin doon natin, ang tiritira ko may chin talaga. Ito kasi may kasalanan eh. Hindi kasi nababago yung utak natin eh. Ipinibuild natin yung kulturang luma, kulturang di na effective, kulturang not relevant, not pertinence. Samtalang ang daming chance, ang daming pagkakataon na magawa mo. Okay, next. Ayaw ka na mag-ilun ka masyado. Okay, the process complaint. Okay. Now, maraming mga tao, complain ang complaint, pero walang ginagawa. Totoo ba? Maraming pinipilaw, itong gobyerno ito! Sabi sa survey sa PSA, 48% daw ang mga Pilipino nagugutom na daw. Ngayon, dati 38%, ngayon 48% na. Marami daw nagugutom ngayon kaysa dati. Okay? So, siguro dahil din sa pandemic, pero ano yung pastor's complaint? To address the dilemma of identity, fractured leadership, and bring an understanding of the nobility one's calling. No? So, mayroon, i-address yung dilema ng problema sa leadership at dalhin sa pag-unawa kung ano talaga yung ipapagawa ni Lord sa iyo. Amen? Kaya, kung ikaw ay tinawag mong pastor, magpastor ka talaga, o ikaw tinawag may missionary, mag-missionary ka, kung ikaw tinawag na leader, lahat naman tayo pwede. Kaya ka Steve Kingston eh. Amen? Huwag ka marating doon sa luma. Okay. Focus leaders who have relegated their roles to the level of ordinary. Okay. Kaya yung ganyan, pinupukusan dito kasi nga, ang dalawa mo kasi, pag-ordinary lang. Hello? Aminin mo hindi, ang dalawa mo pag-ordinary na dalaw. Ang ordinary yung dalaw is mayroong ordinary yung resulta. Kaya sa tatlong tao, meron kasi tatlong klaseng tao eh. Ano yun? Ordinary, average or mediocre. Pangatlo ay extraordinary or high standard. So, yung mga ordinary people, not to mock them, not to disgrace them, but itong totoo eh. Kaya ka, ganun lang naabot. Kaya, kasi sabay mo naman nakalagay, you are what you believe. You are what you did. O ano pinimula mo, ano ginagawa mo, yun lang ang nangyari. Kasi nga, nag-isip ka ng ordinaryo, so ito yun eh, ang paniniwala mo ordinary. Ang plan mo ordinaryo. Ang action mo ordinaryo. Kaya ang resulta, ordinaryo. Parang, ito lang yan. Lahat na lang maliit gusto mo. Gusto ko maliit na sasakyan. Gusto ko maliit na bahay. Sabihin, at least sarili, kahit maliit. Bakit maliit, hindi mo malaki? Maliit na sahod. Ba't gusto mo yung lahat na maliit? Maliit na promotion. Maliit na increase. Maliit na ministry. Maliit na cell group. Bakit puro maliit na ang Diyos malaki? Bakit hindi ka mag-train na puro malaki? Malaking bahay, magandang truck, malaking sundo, malaking sasakyan, malaking ministry, maraming cell group, maraming pera, malaki lahat!
Malaking promotion. Malaki. Kasi kung naka-mindset ka sa puro maliit, tapos pinangarap mo lang, gusto ko talagang mayaman, gusto ko talagang masenso, gusto ko talagang magkaroon ng malaking bahay. Pero kaso lang, problema ang kalaban mo mindset. Diba? Recapture and secure in heart their God-given role and position. Alam mo ba na ikaw binigyan ni Lord ng kapangyarihan na maging extraordinary? Amen? Oh, Genesis 1:28. Basa natin. Puto tayo sa Biblia. Kasi baka isipin natin, si Bishop, puro kwento ng ano to, wala naman sa Biblia. Ngayon, nasa Bible lahat yun. Kasi sabi ko, Genesis 1:28, ano ang design ni Lord sa iyo? Design ka bang talunan, loser, or winner, champion? Nilikha ka ba para gawing alipin o nilikha ka para gawing ulo or gawing leader? Okay, Genesis 1:28. Okay, ayaw yata. Okay, sige. So, recapture and secure in heart their God-given role. Ibalik mo sa puso ang disenyo ni Lord sa iyo. You are designed by God, created by God to become a leader, to become a dominion taker, to become extraordinary and cutting edge leader, but you don't stay. That is God's idea. Pinipilit mo na, ano magawa ko, Bishop? Ito lang ako. Mahirap lang kami. Ang pamilya ko mahirap. Wala rin natapos ang magulang ko. So, lahat na lang na discontentment. Nag-drama-drama ka. Wala akong magawa talaga. Ito talaga kami. So, tanggapin ko na lang. So, sus. Ano ba yan? Kinabuhi na ako eh. Sige, drama. Waste ko lang. Walang mangyari. You need to recapture that vision. Galing kay Lord. Itong vision yun, bro. Did God bless him? Sabi mo sa katin yung bro. Pinagpala ka pala nito. God blessed him. Sinong sabi niya? Ang unang nanay at tatay at kasama ka. Kasi tayo anak. Ni Iba ni Adam. Pag sinabing pinagpala ka, wala. Pag sinabing, you are blessed. Anong mayroon? Wow. Ang dahil. Unlimited ang blessing ni Lord. Diba? Kailangan makita mo, pinagpala pala ako ni Lord. Bakit mag-isip akong wala? Pinagpala pala ako ni Lord. Bakit mag-isip akong mahirap? Bakit kontento ako sa aking mahirap? Bakit kontento ako hindi lumago ang ministry ko? Bakit tatlo lang tao ko? Bakit pwede lang damihan? Diba? May seeding eh. And God said to them, be fruitful and multiply. Imagine that. Sino may sabi na mabunga ka? Ang taong mahirap mabunga ba? Paano mong sabihin ang taong mahirap mabunga daw siya? Mabunga? Para sa akin, hindi mabunga. Di bali sana kung umpisa ka lang mahirap, ay kung yung habang buhay ka lang mahirap. Mahirap na tayo habang buhay, eh iba na yun. Di ba? Hindi masama na ikaw ipinanganak na mahirap. Ang masama, namatay kang mahirap. Hello? Naka niyo? Wala kang choice because sana, sabi ng isa, sana lumabas ako sa tiyan ni Nanay Henry C. Para is if. Sana kay manipilyar na kong anak. Pasinsya ka na. Kasi ikaw si Augis. Galing sa nanay na caretaker, housekeeper at isang tatay na farmer na galing sa punong isla, walang kalsada, walang ilaw. So, kung tinanggap ko yung ganong kaisipan, dahil na dyan ko magpastor yun eh. Eh, pastor ka ba na walang kalsada sa lugar namin? Yung apat na kalabaw, putik-putik. Tapos sasakay ng kalabaw, balsa, yun ang alam ko. Mangarap pa pa ng ating babalsa. Magkasasakyan, magkabati ba? Mahirap pa sa daga. Pero, pinamumaisin ko, ang sabi ko, ayaw ko nang dugtungan ang kahirapan ng tatay ko.
magsikap ako. Yun, nangyari. Amen ba? Amen. Kaya hindi ko to. Eh, pag-tisa, wala akong magawa eh. Piliting ko man. Eh, tatay ko, natapos, nanay ko, mahirap. Probinsya rin kami. So, ako, anak, hindi man ha. Hindi to yun. Hindi to yun. You can choose your own future. You can change your destiny. It is your mindset who control your mind. Eh sabi ko, paano ko binago? Una-una, ang nabago ng resulta ng Diyos. Nung nabasa kayo ito, Lord, bless them, tapos fruitful and multiply. Isipin mo yun? Fruitfulness and multiply. Amazing, Lord! Sino may sabi? Eh kung si Manipilian Secret, eh, limited yun. Kasi isking lang ngayon eh, English eh. Pero pag si Lord, sino si Lord? May ari na kung nag-develop lahat ng pera, tatanggit to, may ari. Ang may sabi na, you must be fruitful and multiply and replenish the earth. Ibig sabihin, ang design ni Lord sa iyo, ikaw ay isang maging conqueror, magiging isang leader, magiging isang invader. Kaya sabi ko, dapat upang sindikado ka. Alam, utak sa mga tubisya, masama yun. Hindi, ganun ba yun? Ito ngayon, ang ibig sabihin, di ba utak sa mga tubisya, ha? Ano ba yung mga wardrobe, mga tractor, mga battery? Marami magplano. Ang panago, yung metromak na yan ang tubo sa kanto niya, bro. Maruhin natin yan. Ating-ating ang i-ating yan, i-ibang, ibang plan. Tulisan na ito ba? Plano-plano sila. Kailangan bro, 2 minuto lang, makuha ng pila natin. Nakabuot yan, record niya, at saka may system kami na, patay tayo yan. Hindi, 2 minutes. Pag inabot tayo ng 4 minutes, patay tayo. O, bakit nagtagal ba siya? May iba na, wala kang tapak, pero karamihan nagtagal ba? Yung mga drug lord, nakulong na sa Montilupa, nasa Bartolina. Doon sa, alam mo Bartolina, sabi sa akin ng mga pastor na nakulong natin, hindi, hindi sila pastor, pero nung na, nung sila sa kulungan, doon sa muna, get up sa aking pastor, na sabi niya, si Bilahiro, alam niyo yun, evangelist, sabi niya, alam mo ba mga kaibigan? Yung Bartolina, ano lang yun? Ah, klating, ganyan lang. Basta tama ka lang, maka ikot-ikot. Hindi ka pwedeng tumayo, upo ka lang. Hindi ka pwedeng tumuyod yung ano mo. Klabe. Ganun, pero alam mo, nung nasa sa Bartolina daw siya, doon siya nagpunan ng ina, sabi ko, kailangan ka pa. Nasa Bartolina ang mga war, ang mga drug lord. Pero bakit? Nakapag-negosyo pa. Walang cellphone sa Montilupa. Bawang cellphone. Ang signal internet, i-jumper ng BJP para di makakonnect ng sa internet. Ang daming pira bro. Ang mga tao niya, nagbenta ng droga pa rin. Kahit patay. So, patay tayo ito, ang military police. Pero, tumigil ba? Hindi. Sino ang nasa likod nun? Bakit nagbinda yung mga tourist magdalamay niya? Yung nasa kulong, yung nasa Rotolina, yun ang utos. Kasi matalino yun eh. Utak sindikato yun. Nakakulong yung kanagkatawag, yung utak niya malaya. Parang si Joseph sa Biblia, di ba si Joseph? Si Joseph, alipin, di putipar. Pero utak niya, ngayon lang to, process to. One day, I will be the next one again. Ano niya eh? Kaya naman siya Joseph and Rebecca. Tapos yung tayo mag-isip eh. Pwede kayo kasi balik sa verse 0. Hindi mo, susunod na verse 0. Okay. Kailangan i-level up ang ating mindset. Another verse. Ano yung balik sa verse 0? Okay. Now, position. Okay. So, ano ba doon sa verse 0 yun? Di ba? Masaya ba doon? Ah, yan sabi na, God bless them and multiply. God said, ang sabi ni Lord doon, and take dominion. Alam mo bang dominion na yan mo? Mga kapatid, ano yung isang dominion? Bansa-bansa yan. Territorial yan. Bro, maglalagay tayo ng iba-ibang sulong ng kubisa ng Pilipinas. Maglagay tayo ng simba sa iba-ibang bansa. Dominion yan. Ministry will take over all over the world. At ikaw yung nagamitin na. Eh sabi ko sa iyo, kung susunod ka sa akin, sa utos ng Panginoon,
gagawin kitang pastor in 2 years to 4 years. Kasi kung tuloy-tuloy ang process mo, in 2 years, maging pastor. Pero kung pasusin ka sa klase, abuti na 3 years, even 4 years. Tapos isasabay natin, kung maging pastor ka in 2 years, isabay natin, gagawin din kitang milyonaryo in 2 years to 4 years. Bishop, tayo ano? Pitikin yung taing ako, hindi matutupad. Ang kondisyon, sunod ka lang sa akin. Tuturuan kita. Paano maging milyonaryo? At paano maging pastor? Ay, milyonaryo. Kung seryoso ka, kausapin mo ako personally. Anong gagawin natin? Eh kasi, siguro sa inyong isip, imposible. Sa inyo, imposible kasi ang faith nyo maliit. Pero sa akin, ang faith ko, malaki na yun ang faith ko. At nagawa ko na. Mula sa wala. So hindi ito kabulas-lugang kwento na hindi kaya yan. Kaya! Sabi mo kaya? Kasi kung hindi kaya, hindi sabihin ni Lord na take dominion. Ang unang sinungaling, hindi ako si Lord. Hindi mo ba? E sino mo may sabi niya take dominion? Conquering yun. Tapos, di pala kaya. Ay, tinan mo sa John chapter 14, verse 12. Sabi ni Lord, if you believe in me, if you believe in me, you can do the things that I do. And even greater things that you do than what I do. So ano ba yung sinungaling si Lord kung ito to? Fill the earth and subdue it. Isipin mo? Sabi niya, punuin ang mundo. Ah! Ang mundo, maging alipin mo. Ang mundo susunod sa iyo. Hindi ikaw ginawang alipin sa kanas. And have dominion over the fish of the sea, over every living things that moves on the ground, including ang tao. Di ba? Created being tayo eh. Sa lahat ng created being ni Lord, ang tao ang pinaka-espesyal. Ha? Kasama tayo sa ano eh, sa created being ni Lord, every living things. So ang tao ba, dead or living? Amen? So you are part of that living creatures that moves on the ground. Na ang tao ni Lord, espesyal. Kaya sabi ni Lord, na ikaw ay maging overcomer, magtake ang dominion. Ito pa, sabi ni Lord. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, ang sinumang nanalig sa akin, ang sinumang naniwala sa akin, sasabihin ko sa iyo, naniwala ka sa iyo, sabi Jesus, ang sinumang naniwala sa akin, ang mga ginagawa ko, gagawin din niya. At higit pa ang kanyang magagawa. Then yes, he will do because I go to my Father. Kaya mas malampas ang ginagawa mo kay Jesus, kasi si Jesus, 30 years lang ang kanyang ministry. Ikaw, kung 70 years old ka, bago ka kailang ni Lord, ang haba ng oras mo. Ang haba ng taon mo sa mundo. Ano mo ba? Okay. Verse 13. Tuloy mo sa verse 13. Whatever you ask in my name, that I will do, the Father may be glorified in the Son. Parang ito yun eh. Ang sabi mo, whatever. Sabi mo, whatever. Ano ba ang ibig sabihin sa salitang whatever sa Tagalog? Kahit ano. Tama? Kahit ano. Magandang asawa. Asawang lalaki, asawang babae. Maraming pera. Maraming simbahan. Malaking negosyo. Whatever! Ito yung pangako ni Lord kapag naniwala ka sa kanya at ginagawa mo ang kanyang kalooban. If you ask anything in my name, whatever, I will do it, that the Father may be glorified in the Son. Verse 14. If you ask anything in my name, I will do it. I will do it. You ask anything in my name. Lord, gusto ko magtalimang si Palimang Pabansa. And God will honor that. Lord, gusto ko magkakotse, magkabahay kasi gamitin ko sa ministry. Lord, pagpimanin mo ako kasi gusto ko mag-support sa mission. Name it. Ito yun eh. Bibigyan ka ni Lord ng blank check.
sa Lord, anak, ito yung blank check ka. Pag blank check, ang sabi ni Lord, write your own amount. Write in that blank check yung gusto mong amount na gusto mo dapat. Lord, pwede bang 10 billion? Yes, anak. Kaya nga, blank ko yun. Ikaw mag-design eh. Amen? Amen. Walang limit kung magkano ang isunod mong amount sa blessing na gusto mong hihingi sa Lord. Kasi, according to your faith, it shall be done. Nakasalala dyan ang faith. Hindi sinabi according to your works. Hindi sinabi according to your accomplishment or according to your academic achievement. Hindi sinabi according to your position. But the Bible says, according to your faith, it shall be done unto you. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Okay, next. Position. Number four, position sa development. So, parte na siya na ngayon, position. The pastor complete. Okay, asama ko. Adi, full po siya mga purpose na. Purpose na, okay. Okay, now, ito ang purpose. Malinaw sa atin. Na leaders who feel that they have not accomplished much and are failure in ministry. So, balikan mo ang purpose. Sabi mo, nag-try naman ako bishop eh. Nag-try na ako ng maraming beses pero bigo ka rin ako. So what? So ngayon, so dahil nabigo ka ng maraming beses, hindi ka na mag-try. Susuko ka na ba? O hindi pa? Balika. Moses, the heart of a loser. Amen? Di ba sabi ni Moses, Lord, hindi ko kaya at mamatay ko ng sindahan ng buhamin. Kung ito na naman, ano gawin mo sa akin, Lord? Mabuti pang magpakamadala mo or mamadala mo. Grabe, Lord. Ilong sobrang sakit ang loob ni Moses na gusto lang magbigte kasi yun nahirapan siya maging leader. Pero ang sabi ni Lord sa kanya, Moses, ano yun nasa tungkol mo? Kasi yung mga tao, strive mo pasaway eh. Ikaw Moses eh, dala mo kami sa ilag, kamatayan, walang tubig, walang ulam, puko lang palagi. Puro mana, amoy, ano na? Wala daw iba? Puro ng mana? Puro bugo? Puro kumpil-kumpil sila. Ang ito, ang Moise, nag-iisa. Ang si Aaron po na assistant. Puro ko yung MBC. Ang MBC Aaron na tumulong kaya ano? Wala rin. Paling-paling din. Kaysa, sabi ni Moise, Lord, how big, how heavy this position and responsibility that you give me. At sabi ni Lord, Moses, ikaw yung taong nakita ko eh. Kaya mo yan. Because I will be with you. Ang sabi ni Moses, ano yung nasa tungkol mo? Yan yung panahon na yun na mamatay na sila kaya mo ni Pero eh. Nandiyan na si Pero. May nagkabahin ni Pero. Mga sundalo, patay na lahat. Pag harap nila rin si paglikod sa kanan, bundok, sa kaliwa, bundok, sa likod, sundalo ni Pero. Saan sila tatakbo? Gusto nagbantuhin ng mga tao si Moises, ikaw Moises, mungamon ka. Nasa Egypt na kami, kahit alipin, may sibuyas. may bawang. Grabe, ababo na talaga nila. Di ba niya alipin, basta may sibuyas, may ulam. Ha? Habang buhay ka magpa-alipin, dahil lang sa sibuyas at sa bawang. Ayaw mo mag-take rest? Ito na na eh! Promise na lang tayo eh! Ano gusto mo? Sleep forever? O gusto mo, hirap lang sa gate, pero pag nakatawid tayo, let us cross the Jordan. Because after the Jordan, the land filled with milk and honey is intended for you guys. Amen? Amen? Amen. Sa buhay nito, kapatid, kailangan tayong makatawid lang, tumawid ka lang! Sabi mo, tumawid ka lang. Ibahayo kasi yung alam mo ba yung buhay natin ngayon parang tayo nasa ano eh nasa parang tayong Israelita na nasa Jordan. Kailangan natin mabihin, huwag mong pipiliin na hindi, okay na sa Egypt, alin yun, utusan na ako, basta may kanil na tulang, okay na, huwag buhay na ito. Hindi yan ang anak, gusto ko ang gusto ko, kaya nga inutusan ko si Moises para tulong kayong lumayo sa bansang alipin, bansang
misis. Namin ko rin dito. Okay na sa amin to. Mahirap naman yung punta tayo doon. Maglalakbay tayo ng ilang araw. Tapos promise na daw. Landfill. Gano'ng katotoo yan? Ayun, sinis mo misis. Anong gawin? Hirapan sila. Wilderness, sinis makuha na namin. 1 year. Umabot ang 40 years. Bakit? Puro reklamo sila. Puro reklamo, puro assumption. Diba? Pag hindi sila tumawin, marati sila alipin. Parang tayo ganito eh. Ngayon, Bishop, mahirap naman yung tinuro mo eh, parang imposible kasi alam mo naman, hindi nakakamot ang utak ko eh. Kasi masayang ako, Bishop eh, kahit mahirap lang. May kunting bahay, may kunting kanin, may kunting ulam, may kunting kabuhayan. Oy, kahit may kunti, place of bandit yan. Place of slavery yan. You need to cross on. Amen? Sabi sa mo, you need to cross on. Tumawid ka lang, mate! Tumawid ka lang! Sumama ka lang! Tumawid lang tayo! Pag nakatawid ka! Tinan mo, pag nakatawid ka, you will stay. The land filled will melt and honey. Kaya tinan nyo, nung nakatawid ka ng mga isalita, tinarok lahat ng mga kaaway. Sumagana sila, yung mamansin ng musto, at sila si Abraham, si Moses, isa sa pinaka-rich man in the world nung panahon yun. Bakit? Ang lupa noon, itay-taya. Kaya sabi ni Lord ka Moses, kay Abraham, Abraham, tumihim ka. Kung gaano kalayo ang mabot ng mata mo, yun ay bigay mo sa lupa. Parang dinala si Lord, dinala si Abraham ni Lord sa bundok eh, sa mata. Abraham, idila itong mga mata mo. Kung gaano kagandang lupa niya, kung gaano kadaming mga bilin niya, mga mihosa niya, that is for you. Alam ba, kung tinan mo, what is behind when you serve God? Kung ako'y susunod kay Lord, kung ako'y maging pastor, kung ako'y maging, anong maging future ko? Guys, ako living testimony. Isinugal ko ang buhay ng pamilya ko. Mayroon akong magandang trabaho, iniwan ko pa rin, hindi ako katulog. Totoo ang Diyos, kanyang pangako. Amen? Sabi mo, totoo si Lord. Pag sumunod ka sa Kanya, magpastor ka, magdesisyon ka, maglingkod sa Kanya, magpakamal sa Kanya, higit pa dyan ang maranasan mo. Aas ang buhay mo kasi iblis ka ni Lord. Amen? Iblis ka ni Lord. Malayong marating mo. Kahit dumaan ka ng failure, okay lang. Now, si Moses, he was able to bring that's all right, the promise land. Bagamat hindi siya nakatawid talaga, pero nakita niya kasi meron siya konti pagkamali. To deal with the frustration and heartbreaks experienced by pastors in the course of their service to God and to restore dignity and joy in their hearts. Kaya ako, ang tradition ko palagi, I always inspire people. Bro, malingwag ka lang kay Lord. Itong mga ating mga estudyante sa school of pastor, mga school leader, talagang huwag kayo sumuko, huwag kayo sumuko, huwag kayo tumigil, huwag kayo magpadala dyan sa mga tabi-tabi dyan ng bulong-bulong mga negatibo. Nako, huwag kayo, maniwala kayo sa akin kasi una-una, ang sinasabi ko na hulog ganyan. Ang natin turo ko ay hulog ganyan. Amen? Kasi sa pakinggan mo yung tambay-tambay niya, wala pang ibilisan, walang discipline. Tapos maniwala ka, mahirap yan. Kayo, mahirap yan, puro simpa. Kaya ang pamilya mo, tatawa ka na lang, tira mo, ang dito, puro pag-ialipin. Alam mo, pag makinig ka sa kapitbahay, ang ituturo, paano mag-ialipin? Kasi ang utak nila, alipin eh. Una-una, alipin sila sa kasalanan. Ano ituro nila? Anong motivation na puro sa nila? Puro kahirapan, magdadrama naman yan, pare, ano nga rin. Ikaw, magsama ka na lang, ikaw may problema, sige mo na lang, kumarin may problema niya. Imbis ko na, problemado pa ako, subungan na ako ng kanyang problema. Kaya kung di ka matatag, manamay ka. Kaya makisip mo yung mga tao na nagdadala sa iyo ng pag-asa. Hello? The same feather flies together. Amen? Kaya sabi ko, kung gusto mo maging mahirap, sumama ka sa mahirap. Hindi ko nga sinasabing ano na may namasama ang mahirap. Real story yun eh.
Kung samahan mo palagi ang mahirap, maghirap din kasi nga, madadamay ka lang. Kasi ang influence kasi ng mahirap, ipasan din sa iyo. Mare, huwag ka makalala. Hindi ka nag-isa, dalawa tayo. O di ba? Hindi pa, tanggapin mo dalawa. Pag nakabarkada ka lang ng adik, hindi ka adik, naging adik ka. Bakit? Pare, okay lang yan, pare. Pag nakabarkada ka ng sigiro, yan. Naglalasing na naman, hindi ito ng sigiro, nananawaan. Sabi sa'yo, natakdan pa. Di ba? Amen? Kung sumama ka sa mga unsuccessful people, you will become unsuccessful. But if you go with the people na successful at may pangarap sa buhay, at mayroong pangitain, at mayroong vision na wala sa Diyos, yun ang samahan mo. Eh sabi ko, kung gusto mo maging pastor, sama ka lang sa akin. Dalawang taon maging pastor ka. Gusto mo pabilis sila natin? Ah, Brian. Brian, si Pante, no? Pumipumipo ang gusto natin. Future pastor to. Brian, kahit di ka mag-graduate sa school pastor, pag natatas-20 si katao sa lingkong mo sa Las Piñas, i-install kita bilang pastor. Wow. Si Martin, nalangin ako sa kanya. Hindi! Tagal ng bishop, 2 taon. Gusto mo isang taon, sige, patunayan mo. Ako kasi, mura ko sa action eh, mura ko sa result kaysa, ang galing ni Ryan mag-mits, ang galing ni Ryan mag tituro, pero ilang tao ka ba? Salam. Lungkot naman yun. Alam mo. Wala nang sama doon sa magaling magturo, magaling mag-preach, pero kung walang bunga, sayang. Hindi lalago ang simbahan sa good preaching at good teaching lamang. Akala mo, siguro dahil magaling pastor ng bishop, magturo siguro lalago na kami. Hindi. Management yan. Eh, pag-usapan natin ang pagpatakbo ng organisasyon. Kasi ang simbahan, organisasyon to. Pag di mo kayo magpatakbo, kahit magaling ka magsalita, hindi lalago. Hindi makuha sa... Alam mo, in that to brag, no? Sinabi ko sa inyo, di ba? Nung ako'y nasa seminary, wala akong award. Mahina ako eh. Aminin ko, mahina. Paano ka matuto eh? Kalabaw ng hawa ko. Araro, talim ng palay. Walang kasada. Walang ilaw. Ano matuto ko? Mahina ako. Parang bubo ako in short. Nung panahon na yun. Aba, di ba? Ano matutunan ko? Wala akong marinig. Puro mga ibon at mga kalabaw at mga putik na kalabaw na nasimot ko araw-araw. Tapos ang tatay ko naglalasing. Ano matutunan sa kanya? Eh sabi ko, grabe ang buhay na ito ah. Bakit dito ako pinanak sa barangay dito? Parang gano'ng nangyayari sa akin. Pero, nagkaroon ako ng vision na magpastor ako ng malaking simbahan. Sabi ko, magpastor ako sa barangay namin. Eh, ang mga, ang alam mo sa amin, ang mga young people, yung mag-edad ng 10 years old, 10, 11, 12, 13, 14, magsinayasa na. Kasi doon kasi, kaya nga sa aming barangay, ang mga dalaga doon, ang bata-bata ng asawa na. Parang yung mga asawa, walang ibang gagawin. Kung di ka lumayas, sabihin, hindi ka manarabang sa ibang bansa, ang iba, hindi ibang bansa, sa ibang syudan. Ang iba punta Mindanao, ang iba punta Butuan, Cagindioro, ang iba Manila, Cebu. So sabi ko, dito ako magpastor. Ang aking pastor, puro mga matanda. Senior na. Kasi ang kaiwan sa barangay, mga senior. At saka mga tsikitin. Sabi ko, kung dito ako magpastor, hindi magiging negatives. Kasi wala, so konti lang eh. Pero try ako doon. Nakapantay ko ang simbahan doon sa barangay namin. Kaya lang, dumating yung bagyo, tumba yung bagyo simbahan. Bagong gawang simbahan, tumba. Takas ang bagyo rimig. Sabi ko, sayang. Kakatapos lang ng year-on-year atin. Tapos na tumba. Kaya nga, nasubukan ko magsimba kami sa punan niyo. Para lang matuloy sa manami. Wala kami po, pati bahay niyo, tumba eh. Halos na tapahay, tumba sa lakas mo. 200 kipits ang bagyo niyo. Parang ilan na. Paano ba? Halos walang niyong natayo, walang bahay na iwan. So saan kami titira? Gawa kami ng kubo-kubo, yung ganyan lang, yung usol yung anong tao yun? May tao yun eh. Yung twin, ang gano'n. Doon kami natulog, tapos maglim ko na.
mayroong isang puno na may ilang palwang kabilin na naluluyo na rin, no, kami nagsimba. Agahan natin, magsimba lang tayo. Grabe. Sobrang hirap para sa akin. Pero hindi ako sumuko eh. Kaya alam ko, ako yung kasama ko. Parang Joseph lang eh, dumaan ang problema, di ba? Hello. Kwento ka. Eh, balik ka sa mission. Whatever failure do you experience, that is, ano lang, it's a way of process how the Lord mold you and develop you to become a good pastor, to become a good leader, to become a good successful businessman. Alam mo, gusto ko sabihin sa inyo eh, ang gusto kong gamit itong ministry natin, magpastor talaga kayo. Pastor kayo. Tapos habang magpapastor, mag-negosyo. Yun talaga ang gusto kong plano. Mag-pastor, mag-negosyo. Kasi hindi pwedeng puro lang negosyo-negosyo, pera-pera lang. Hindi po tayo kay Lord. Kasi kung gusto mo lang pera-pera ang gawin mo, mag-negosyo, tapos walang pag-ilikod, walang pag-ilikod, mag-alit sa'yo. Kasi 60% naging nag-galit. Diba? Eh paano? Pastor, senior na kami. O tinan mo pastor natin, mga senior-senior na. Amen ko ba? Amen. Hello? Tinan mo, mga pastor natin. Kaya si Pastor Ana Maria, o tinan mo. Ilang basa ang pagpuntahan na ito? Samantala dati, maglaro ng puntahan na lang. Di ba sa'yo yan? Sinari, Australia lang ito. Ha? Pasal uni. Dati, maliit ang bahay. Kayo? Apartment na. Di ba? Pastor Asina. Walang bahay. Ngayon, di malam kung saan titira. Ang dami sa sasakyan. Pastor Bini, hindi tumanda sa kalang kutsi. Nung bata, retired na, hirap mag-drive. Pastor Bini, nag-drive. Bungko doon sa Luta Cemetery, di ba na may mag-git doon malapit? Yeah, drive, Pastor Bini. Sabi niya, bagong gawin yung kutsi niya, drive. Sus, lumampas man. Time ka lang ilaw. Ano yan ang sabihin? May isang miscalculated. Eh kasi senior na eh. Sabi ko, ikaw naman, kunin ka magka-senior, sabi ka rin kung kunsin. Ngayon, pag nagawa ka ng bahay, isama mo talaga ang parking. Kasi bibigyan na talaga doon ng four wheels. Amen? Amen? Bibigyan pa doon ng four wheels. Tibagin mo talaga ang bahay mo at malaga. Kasi yun ang action of faith. Alam mo ako, di ba? Alam mo yung takapiste. May tinan ako eh. May tinan ako. Sasya ko dati. Sabi ko, ay, pastora, di na matutukan. Ako, di na rin. Tinibag ko na. Eh, gamit lang muli ka to. Tinibag ko na. Wala pa ko sa sasya. Tinibag ko na. Pagtibag ko, kami ilang buwan, may sasya ko na. Eh, kung di ko tinibag, wala ko sa sasya. So, na, wala ko pa na. Di mo ba? Yes! So, ngayon, lahat kayo kumuha ng passport. Di mo ba? Kumuha na kayo ng passport. Kasi, preparation, benefit yan eh. Okay, basta na. Position tayo. To address. Okay, purpose. To deal with the frustration. So, ibig sabihin, guys, hindi okay lang na ikaw lumaan ng failure. Okay, it's okay to fail, but it's not okay to continue and to maintain your failure. Nakita nyo? Sino bang binabigo? Si Manny Pacquiao, ha? O, Manny Pacquiao na tayo. Kasi siya yung talagang magandang example eh. Tumba, bigo, walang makain. Pero nung tumba siya, tumayo. Sinong din na bigo, sinong din na pain, you are not alone. In myself, many times I fail. But when I fail, I get up and start again. And again, and again, and again. Ayaw mong natumba ka, natumba. Tayo lang. Nadapa, tayo lang. Nandigosyo, nabangrat. Ulit lang. Di ba? Huwag sumuko. Kasi one day, ako yun eh. Eh, ang problema sa atin, sa mga iba, ayaw ko ng mangarap, nasaktan lang ako. O, ano gagawin mo? Experience by pastor in the course of their service to God.
Surrender all your frustration and feeling of failure to the Lord. Remind oneself that the mystery and failure of the past were intended to prepare God's Joseph for the battle ahead. Diba? Yung mga failure ni Joseph, si Joseph, ang unang failure ni Joseph, pinagmalupitan ng kanyang mga kapatid. Pinag-isipan, mayamang inamang tungbunso ko natin ito. Pinagkaingitan siya sa kanyang kapatid na nagsagtanong na siya kung ano daw siya. Pangalawa, pinagmalupit siyang inulong sa balon. Pangatlo, gustong patayin. Pang-apat, bininta, pinagkapirahan. Pang-lima, alipin ng pitipan. Pang-anim, nakulong. Pang-pito, success. Amen? Palapagan ng Senhor, hallelujah! Behind the failure, there is success. Kaya, failure is an ingredient to your success. Tignan mo yung ulam. Wala, bro, walang asin eh. Kaya pala, walang lasa, wala palang asin. Wala namang magsisarap, kunti mo ng kunting lorgyong. Ang failure, pangpalasa. Ang failure, pangpasarap. Di ba? No failure, no success. Do you believe? Paano masasabi success ka? Wala kang failure eh. You can only identify success when you pass through failure. Kaya, failure is not the hindrance to stop your dreams. But failure is your ingredients and passport to become success. Huwag kang sumuko. Okay, recapture the passion to dream again and the boldness to pursue it. Ito na. Kaya sabi ko, pangangarap ka, ito ako eh, kasama kita. Isama ko kayo sa pangarap ko, amin? Pangarap ko, lahat kayo magka-passport, lahat kayo magka-negosyo, magka-pera. And then, pag sinabi ko, okay, we will go to Cambodia. Sino gusto sumama? Siyempre, sabi mo, yes! Minsan kasi, ang laki na, yes! Oh, passport, wala pa. Ticket! Wala rin. Pag sinabi mo, pastor, pag sinabi mo, alisay tayo! Pambilang ticket, yes! Bakit? May negosyo na eh. May kita na. Mag-enjoy naman tayo. Punta tayo doon para kumain ng kwan. Ng palaka at saka ng kwan. Ipis. Ipis lang pala. Walang ipis sa bahay ko siya. Kakain ka ng hantik at ahas at kakain ka ng grasshopper na exotic po nila. Pamasyal tayo doon. At the same time, mag-mission tayo. Wow! Amin mo ba? Punta tayo. Kaya yung kami nag-mission sa local, sige, ayaw mo sabihin sa mahal doon. Sige, local muna. Punta tayo sa Kihon, punta tayo sa Bukidnon, sa Diego Oro, punta tayo sa Samar, punta tayo sa Negros. Ijo tayo. Marami din pera, magme-mission tayo eh. Yes. Alam mo, hindi tayo kabayaran ng pera yung kaligayahan mo magme-mission ka. Super grabe, saya-saya. Enjoyable. Pero may meaning, may blessing si Lord. Kasi you are doing, bagamat nakagasto ka. Kasi mamasahe ka, nakain ka sa limo, pero okay lang yan. Dahil the Lord will provide. Amin mo ba? Recapture the dream. Recapture the passion to dream again. Kaya ngayon, draw kayo mag-dream. Sabi mo, dream again. Mag-dream again. If you feel, dream again. If you die, sleep again. Ha? Biyan, pagod pa, tulog ka. Diba? Huwag kang tumainin. Eh, nandiyan ang mentor eh. Sabi ko, ayaw ko lang kayo galing sa langit. Dalhin ko kayo sa tagumpay ng buhay. Sino excited? Okay. Now, yung detalye, masip, ano ba talaga yun? Kung gusto nyo malalaman yung further details doon sa paano maging milyaryo, in 2 to 4 years, umantin kayo ng training sa Sabado. Ngayon dapat, pero wala. May sila tayo kaya sa Sabado. Continuous motivation. Continuous motivation niya. Gagawin mo lang yung sinasabi ko. Gagawin mo lang yung sinasabi ko. May mangyari. May mga speaker po tayo na alam mo, mga speaker natin. Sino mga speaker niyo din siya?
OFW lang. Nanay, katulong. Grade 2. Grade 3. Paano nangyari yun? Makinig ka na ako sa testimony. Paano nangyari yun? Paano sila kabahay nakabili ng house and lot? Paano sila nakabili ng maraming ari-arian? Dahil sa di sila marunong magdikusyo na hinig lang sila, ginawa lang sinabi ng mentor, tinuruan, in-apply lang in-apply, at ito na sila ngayon. Wala pang 2 years. They're earning a lot of millions. Eh ikaw, ilang tao ka ng trabaho? 10 years na siya. Magkano ang kinita mo? Tama lang. Nakabili ng bigas. Nakaulap. Ayun na eh. Kasi nga, pinili mo yung ganun lang. So, ito. Amen? Alam mo ka natin si Lord. Okay. Recommend ko a life of service with new purpose. Kasi dito ako magtapos. Taposin ko ito, pero tayo po ay tumayo lahat sa oras ito para nananaman tayo. Hindi, magtapos lang ako sa topic na ito. Okay. Alam mo guys, ano to eh? Ilang module ba to? Ilang module ba ito? Alam mo kung natawag kayo, mas pagod ako, pero okay lang. Excited ako eh. Okay. Ilang module ba to? One, two, three. 4, 5, 6. 6 module. Alas 3 na, isang module ko lang natapos natin. I'm so sorry na sa kailangan kasing ano, bigyan mong diin yung ano, pagbabago ng isip natin. Ang gusto ko kasi 6 module to eh. Nudulog pa yung mga detalye doon sa iba eh. Ito kasi ang maintindihan dito, lilisin pa lang. Wala pa yung iba. Siguro, I think we will pursue it some other day. Amin mo ba? Gusto mo ba ninyo? Leadership pa lang tinitira natin eh. May isip pa lang tinitira natin dito eh. Wala pa yung mga detalye na gawin natin eh. Eh so, pipilitin ko lang tapusin, hindi na matapos. Kasi, isang module pa lang yan. Capacity building leadership development. Pero guys, ako wala akong problema sa akin. Kahit, araw-araw tayo magtuturo, hindi ako susopong magtuturo. Kasi gusto ko ituro tayo yung sekreto. Amin ko ba? Gusto ko may mangyari? Amin ko ba? Gusto ba niyo na sunta? Okay. So hindi natin, ngayon, tatatayo muna. Prepare muna tayo sa sekreto. Okay, tayo muna tayo lahat. Yan, by this time, siguro, hindi design na tayo ng pastor na mga talisman natin na dream again. Wait up. Okay. Tapos, forget the failure, forget the past. Dream again. Kung sa tingin mo, hindi mo kaya mo yan because the Lord is with you. Now, gusto mo na tayo bigyan ng this time, muli-muli, magkulay-kulay ng Panginoon. Wala ka na umaga ngayon. Siguro, summarize mo yung buong brand new mensahe ko. Saan na pupunta yung mensahe? May natutunan ba tayo rin ako? But Lord, I believe there is still new hope.
I'm about to do in the future, Lord. Lord, maraming maraming salamat naman sa mga anak ko na nagtsaga makinig ng hapon, Panginoon. Alam ko, Lord, hindi kayang bayaran ng pera ang oras na tinukol nila para matuto at palaman ang mga sekreto ng pag-asikso sa buhay, lalo na sa pagpalago sa ministry, Panginoon. Lord, alamin ko, Ama, pagpalain ko kami lahat sa oras nito. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you praise. We give you honor and thanksgiving.